So, bali, ito po yung ating laundry area dito. Yung extension ni ma'am is hindi sinagad. Tabi po. So, pati yung laundry area ni ma'am, kahit may washing siya dyan, meron siyang tatlo o apat na plangga na kasya. Tapos, ito po yung ating magiging floor drain. Laki. So, kahit i-direct o hindi i-direct ni ma'am yung hose ng kanyang washing, okay lang mabasa dito. Kasi ito naman po is laundry area. Ayan po. So, sa likod po is meron siyang window type na AC. Tapos, syempre, kailangan safe tayo, di ba? Ayan, meron tayong grills. At the same time, yan na rin po yung ating magiging sampayan. Ang galing. Tapos, kung halimbawa, naiinitan ka at gusto mong magpahangin dito, pwede. Pwede magpahangin, di ba? Ang galing. So, ito po, naka-first coating pa lang. Ayan. Pipinturahan pa po yan. Ayan, pipinturahan pa po natin yan. Panay lang po kasi ang ulan, kaya hindi pa tayo makapag-finish dito sa may labas. Ayan. So, maganda rin na hindi na ginamit yung buong back extension sa pinaka-kitchen. Maliit na kitchen lang, okay na. Katulad po nito. Ayan. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, itong unit ni Ma'am halos kompleto na. Meron na lang kami mga iilang ihahabol. Ito po yung window type na AC, maliit lang. May breaker na rin po siya. Yung ating sliding, napansin ko yung kapal po ng pintura dito sa baba is okay na. Ibig sabihin, nagkaroon na siguro ng retouching. So, ito po, yung iba sabi nila, hindi daw maganda yung sliding kasi abala daw pag dumadaan. Depende na rin po yan sa nagpapagawa at tsaka gusto na nagpapagawa. So, kung may makita man tayong mga pagbabago, i-respect po natin yon. Tapos, dito po sa baba, sa kitchen, ayan po, yung kornisa po natin, ayan o, golden po siya. Tapos, yung ating bar counter, ito na yung ilaw, wala rin pala tong bulb. Ayan, wala rin pala siyang bulb. Bibilihan na lang namin. Ang ganda. Sa mga nagtatanong nga po pala, hindi po kami gumawa ng aluminum cabinets. Ayan, meron po kaming contact about po dito sa ating aluminum. Pwede ko naman po sa inyong i-share. So, yun po kasi ang gusto ng may-ari. Gusto niya, aluminum, ayaw niya ng kahoy. So, pwede naman. So, sa mga nagtatanong, 25K po ito. Babataas na po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pinto. Ayan, 10 pinto. So, depende rin sa design kung magkano. Ito po kasi 25K. Kasama na rin po ito. Ayan po. Cutlery po ang tawag dyan. Tapos dito po sa likod, sabi po, ito po yung sa laundry area. Ayan o. Napinturahan na rin po ito. So, may natatanong kung ano daw po yun. Para po yung sa exhaust pan ng ating bathroom. Ayan o. Tapos dito po yung laundry area. Hindi naman po siguro mababasa yung ating washing kasi meron tayong canopy dito. Tapos andito rin po yung outlet. Tapos meron din po tayong malaking floor drain. Ayan po. Tapos, safe naman po yan kasi hindi naman po yan magka-level ng flooring dito. Tapos, ang malaking tubo po ginamit namin dyan. Pero na lang po talaga pag sobrang lakas ang ulan. Pero hindi kasi may drain po siya eh. Ayan, konting linis na lang, konting install na lang po ng mga outlets, switch,
So, okay na din po yung ating bathroom. Ayan, ang ganda. So, yun po yung naging combination. Lahat po ng cornisa is kulay gold na lang. So, okay na po tayo dito. Yung mga ibang accessories na lang ang wala. So, ito po yung unit ni ma'am. Nagkaroon po ng extension gawa ng... Nagpahabol si ma'am ng roofing. So, silipin natin. Kasi ini-install po ito kaso paulan-ulan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kung meron tayong roofing dito sa harapan, malaking bagay na meron nga. Kasi, hindi tayo mababasa. Dito po sa kabilang side, hindi pa po natapos yung pag-roofing kasi umulan. So, tingnan nyo po ito, basa. So, sayang kung hindi mo naman mapapakinabangan na maayos yung pinaka-extension mo. So, dito po sa may labas, retouching na rin ng pintura ni Lumina. Ayan. Tapos dito sa kabilang side, haharangan na lang po yan ng polycarbonate, magkabilaan. Ayun po, nakaready na rin yan. So, ito po yung roofing ni ma'am, UPVC roof po, ito plastic. Bawal po kasi ang yero. So, itong kay ma'am, wala na po itong ceiling. Kahit wala ng ceiling, okay lang din naman tingnan. Pag sa susunod na magkaroon ng budget, pwede naman ipahabol. Tapos, lalagyan na lang po namin ito ng apat na ilaw. Pero may ilaw din po tayo dito sa canopy. Tsaka doon din po, maglalagay din tayo ng ilaw pa doon. Ayan. So, parang ang majority na lang po nang gagawin is linis-linis na. Ito yung hagdan natin, no? Nadoblihan na rin po ito. Ayan. So, dahan-dahan na. Tapos, linis na. Final na tayo. So, dalawang kwarto po. Meron ng aircon. Window type AC. Ayan. Tapos, yung center light natin dito, okay na rin. Yung sa hagdan na lang ang hindi pa nalalagay ni Ray. So, yung pin lights, ilalagay pa rin po yan. Yung doorknob. So, andito pa po yung mga ibang mga gamit. Tabi po. So, andyan yung ating window type na AC. Dito po sa renovation namin sa unit ni ma'am, ang kadalasan huli namin tinatapos is yung kitchen cabinet. Since meron na tayong aluminum, so yun na lang po talaga ang naging panghuli namin. Ito po, pakita ko lang. Ito po yung UPVC roof. Ayan po siya. So, hindi lang naituloy yung pag i-install gawa ng umuulan. Siyempre, delikado rin. Baka magkaroon ng disgrasya. Kaya, stop muna. So, ang kagandahan din naman sa kasama namin sa team, pag ganyan pong umuulan, naghahanap sila ng ibang pupwestohan. Ang ganda nung ating railing sa dito sa may hallway. Ang ganda na. Parang hindi na siya katulad nung dati. Konting linisan lang po ito. Hello po, magandang hapon. Time check, 3 PM na po ata. 3:10. So, update po tayo dito sa unit ni ma'am. Nung Saturday, Sunday, hindi ako nakapunta. So, ngayon tayo mag-update. Sakto lang walang pasok yung aking eldest. So, dito po sa project namin sa phase 5, dito po sa may tangke, yung gate ni ma'am is pinapalitan niya ng medyo light kasi chocolate brown po yung una namin ginamit. Yung po yung una niyang sinabi kasi. So, parang medyo naitiman si ma'am o darker sa kanya masyado. So, itong naging suggestion ko is caramel brown po ito. Voicen din po ito. Maganda. Mas bumagay nga kasi kahit isang kulay lang siya, nakikita mo pa rin yung design. Unlike nung chocolate brown, medyo darker.
Tapos naka-install na rin po pala yung mga ilaw niyan. Ayan. So, mas okay yung ganito, maliit lang. So, ito pong unit ni ma'am. Itong front extension niya. Wala na po itong plant box. Diyan na niya mismo direct ipapatong yung kanyang mga halaman. So, ito rin po yung sinasabi ko sa last na vlog ko. Nagpahabol po si ma'am ng roofing. So, kaya pa naman ng budget. Pero ito po is naging additional kasi binawas din po namin to eh. Medyo alanganin sa budget pero naihabol naman. Actually, yung roofing niyan, 2 weeks ko rin po talaga yan inasikaso. Naghanap ako kaso yung sa Bulacan, ang hirap kontakin. Kaya nag-wheelcon na lang kami ni Ray. Tapos kanina, na-deliver na po yung kulang. So, nung nakaraan naman, hindi rin natapos yung pag-i-install. Bukod sa kulang, ang lakas din po kasi ng ulan. So, kalahati pa ang lalagyan ng ating PVC roof. So, doon po sa page namin, sa TikTok, may mga nagko-comments. Bakit daw ganito yung roofing, yung PVC roof? Plastic. Samantalang hindi daw matibay. Lulutong, katagalan. Dito po kasi sa Lumina, hindi ko rin po alam kung bakit. Bawal ang yero. Samantalang ang yero, nandyan lang sa hardware, madali lang hagilapin. At the same time, mas mura. At mas matibay, syempre. Eh, katulad po neto, magkano po yung isang 10 feet neto? Tumutungtong siya ng, ng 2,000 isa. Grabe sa 2,000, di ba? Samantalang yung long span, magkano lang, wala pa po atang... depende sa sukat, wala pa po atang yung 8 feet yata, wala pa yatang 500, di ba? So siguro ang mga 10 feet baka naglalaro lang ng mga 600, di ba? 700. Kaso ang problema po kasi dito, pag hindi po sumunod si client sa PVC roof, kaming contractor po kasi ang pag-iinitan. So, kami po yung mababan, ma-hold. Pero meron po dito sa Lumina, sa ibang phase na nakayero na. So, hindi ko alam kung paano nakakalusot. Kaya nga, hindi mo alam kung palakasan o talagang yung owner talaga ang lumalakad para doon. Eh, karamihan po kasi sa clients ko is nasa ibang bansa. So, wala kaming choice kundi sumunod. Kami talaga, as contractor, mas gusto namin yung pangmatagalan eh. Pero sabi naman ni Ray, kahit PVC roof daw po ito, matibay rin naman siya. So, itong unit ni ma'am, itong front extension, wala na po itong kisame. So, pag-iipunan na lang ni ma'am kung sakali magpalagay siya ng metal spandrel dito sa harapan, madali na lang naman yun i-install, diba? May mga nakaabang naman na tayo dyan na metal. So, minsan kasi kinukonsider din namin yung budget ni client. Kung hindi kaya, hindi rin talaga pinipilit. So, kung kaya naman, sige, ihabol natin. Ganun naman eh. Ganun naman. So, ito yung naging suggestion ko. Mas maganda, lagyan niya ng roofing. Haharangan din po dito sa kabila. Ito po. So, halos kompleto naman na si ma'am sa materyales. Doon din po sa kabila haharangan, doon sa taas may harang na. Yung ilaw ni ma'am dito sa may canopy, okay na. Ayan. Tapos, nilabas na po yung ibang mga gamit para malinisan na rin. So, ito nga po palang harap na pinturahan na yan. Ayan po, oh. Pinturahan na, pintura na lahat. Mainit lang talaga. So, ito po yung mga PVC roof na gagamitin natin dito sa unit ni ma'am. Actually, nagkakahalaga rin po yan ng nasa 30,000. Nasa 30,000 plus din po ata yung ni ma'am. Yung ni ma'am, tawag dito, PVC roof. So, dito po sa unit ni ma'am, simple lang. Walang cope light.
Depende po kasi, hindi niya bet. Hindi niya gusto yung cob light. So, okay lang. Ganito pala yung tsura pag walang cob light. That's it lang tayo. So, dito po sa ilalim ng hagdan, wala na po tayong nilagay na tiles. Ganyan na lang po siya. Naglagay lang po kami ng dalawang outlet. So, bali dito po sa kitchen area ni ma'am, naka-wall tiles po ito lahat. Okay na po yung kanyang aluminum cabinets. Nag-suggest po kami sa pinakalapad po ng cabinet na 35 cm po yan. Kasi sa standard na gawa ni Ray, 35 yung pinakalapad. So, okay naman po kay Tatay. Tapos, meron tayong center light, meron tayong ilaw sa bar counter, tsaka po dito sa dining. Ayan. Tapos, yung ating cornisa, tapos naka PVC panels po tayo dito. Ayan, ang ganda. So, bali, inaayos lang po yung ating paglalagyan ng kalan. Ito na po yung ating, ito, 60. Nasa 60 po ang laki nito. So, kasama na rin po yung mga fittings. Ayan. Yung kalan ni ma'am, maliit lang, single lang po ito. Tapos, ito po yung loob ng ating cabinet. Ayan. Maganda siya, hindi yung typical na console hinges ang ginagamit. Parang piano type na hinges. Ayan. Tapos, movable pa po ata ito. Ang galing. Ang galing niya. Ayan, no? So, ang prepared po talaga ni ma'am is aluminum cabinets. Ayan. Yung ating drain hood, naka-install na rin po yan. So, ito pong aluminum cabinets, di ba? 25,000 po ito. O, di ba mura na? Labor materials na po yun, ha? Yung iba, hindi naniniwala. Nasa inyo na po yun. Kasi yun po talaga yung presyo ng presyo ng konta ko. Hindi ko naman pwedeng taasan para magmahal, dahil kami po, pag ano po yung sinabi ng contact namin na presyo, yun lang din po yung binabato ko sa client ko. So, sa ganito po daw klase, 25,000. Mura na daw, tapos ang ganda pa ng pagkakagawa. So, sa akin kasi hindi ko alam ang presyoan sa ganyan. Kaya kung sa 25,000, talagang mura na. Tapos dito naman po yung laundry area. Ayan, dito po yung laundry area. Yung extension po ni ma'am, hindi po talaga niya sinagad na buong kitchen. Ito pong nasa halos nasa 2 meters po pala to. Nasa 2 meters, 60, 120. Wala na po, halos magto 2 meters na laundry area. Mas gusto kasi ganito ni ma'am Tapos, naglagay na lang po kami ng grills dito para sa payan. Hindi na po kasha ang tao dyan. Kasi sa page ko po, ang dami niya sasabi, baka daw pasukin ng tao, di ba? So, dito naman po hindi naman ito papasukin ng ulan kasi meron naman tayong, hindi papasok yung ulan doon kasi meron tayong floor drain dito Tapos, andito rin po yung sa AC natin. Ayan. Ito po yung pasingawan ng ating exhaust fan. Saka yung pasingawan po ng bathroom.
dito po sa Halloween, meron tayong ilaw. Ito po, mas magandang gamitin talaga dito is itong ating double lock. Para safe. Para safe lang po yung ating unit. Ayun, nandito pala yung switch ng ating So, ang ganda po ng ating sliding. Yung sliding po ni ma'am, 11,500 yan. Same lang po ng gumawa dito sa aluminum cabinets niya. Yan, konti-konti ng naglilinis. So, dito po, ang nilagay na lang po natin dito is dalawang pin lights. Ayan, dalawang pin lights. Ito po yung bathroom ni ma'am. Golden po yung kanyang center light. Tapos may apat na pin lights. So, i-install na lang po nila yung ating mga accessories dito. Yung toilet bowl ni ma'am, pinalitan. Yan na rin po yan. I-install na lang. Tapos ito pa rin po yung pinto ni ma'am na gagamitin. So, bali yung hagdan po natin, okay na po ito. Konting linis na lang, tsaka retouch, install po ng mga accessories.